Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. My name is Renz Marion at isa po akong licensed pharmacist at nurse dito sa Pilipinas. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and notification bell para naman maging updated ka sa aking mga latest video uploads. Para sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang kondisyon na tinatawag nating iron deficiency anemia. Ano ang benepisyo ng pag-inom ng mga gamot na naglalaman ng iron at multivitamins tulad ng Ferix BC at meron ba itong inaasahang mga side effects? Ang iron deficiency anemia ay isang pangkaraniwang uri ng anemia. Ito ay isang kondisyon kung saan ang dugo ay kulang ng sapat na malusog na pulang cells o yung tinatawag nating red blood cells. Ang mga pulang cells ng dugo ay nagdadala ng oxygen sa mga tisyo ng katawan. Kagaya ng tawag sa pangalan ng sakit na ito, ang iron deficiency anemia ay dahil sa hindi sapat na iron. Kung walang sapat na iron, ang iyong katawan ay hindi makakagawa ng sapat na dami ng mga pulang cells ng dugo at hemoglobin na nagbibigay daan sa ating dugo na magdala ng sapat na oxygen sa ating mga tissues. Bilang resulta, ang iron deficiency anemia ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa isang tao tulad ng mga sintomas ng mabilis at laging pakiramdam na pagkapagod at kakapusan ng paghinga. Ang iron deficiency anemia ay nangyayari kapag ang iyong katawan ay walang sapat na iron upang makagawa ng hemoglobin. Ang hemoglobin ay bahagi ng pulang cells ng dugo o red blood cells na nagbibigay sa dugo ng pulang kulay nito at nagbibigay daan sa mga pulang cells ng dugo na magdala ng oxygenated blood sa buong katawan natin. Kung hindi ka kumakain ng pagkaing mayaman sa iron o kung nawawalan ka ng iron sa katawan o kaya naman ay hindi makagawa ang iyong katawan ng sapat na hemoglobin, ito ay sa kalaunan ay maaaring humantong sa tinatawag na iron deficiency anemia. Ang mga sanhi ng iron deficiency anemia ay kinabibilangan ng pagkawala ng dugo o bleeding. Ang dugo ay naglalaman ng iron sa loob ng mga pulang cells. Kaya kung mawawalan ka ng dugo, mawawalan ka din ng iron sa katawan. Ang mga babaeng may matinding regla ay nasa panganib ng iron deficiency anemia dahil nawawalan sila ng dugo sa panahon ng regla. Ang mga ilang kondisyon na may slow o chronic blood loss tulad ng peptic ulcer, hiatal hernia, colon polyp o colorectal cancer ay maaaring magdulot ng iron deficiency anemia. Ang pagdurugo ng ating sikmura at bituka ay maaaring magresulta mula sa regular na paggamit ng ilang over-the-counter na pain reliever. Halimbawa na ang pangmatagalang pag-inom ng aspirin. Ang kakulangan ng iron sa iyong dieta. Ang iyong katawan ay regular na nakakakuha ng iron mula sa mga pagkain na ating kinakain. Kung kakaunti ang iron na ating nakukuha sa pagkain, sa paglipas ng panahon ay maaaring maging kulang sa iron ang ating katawan. At upang makaiwas sa pagkakaroon ng iron deficiency, mainam na ikaw ay kumain ng mga pagkaing mayaman sa iron. Kabilang sa mga halimbawa ng mga pagkaing mayaman sa iron ay karne, itlog, madahong berding gulay. Isa pa sa maaaring cause ng iron deficiency anemia ay ang pagkawala ng ating katawan na maka-absorb ng iron mula sa mga kinakain nating pagkain. Ang iron mula sa pagkain ay nakukuha ng ating katawan at ito ay dinadala sa daluyan ng ating dugo mula sa ating maliit na bituka. Ang sakit sa bituka, gaya ng celiac disease, na nakakaapekto sa kakayanan ng inyong bituka na maka-absorb ng mga sustansya mula sa natutunaw na pagkain, ay maaaring humantong sa iron deficiency anemia. Kung ang bahagi ng inyong maliit na bituka ay nag-bypass o inalis sa pamamagitan ng operasyon,
maaaring makaapekto rin ito sa inyong kakayanan na makaabsorb ng iron at iba pang nutrients. At ang panghuli ay ang pagbubuntis. Kung walang iron supplementation, ang iron deficiency anemia ay mangyayari sa maraming mga buntis na kababaihan dahil ang kanilang iron store sa katawan ay kailangang magsilbing source para sa kanilang sarili at maging isang mapagkukuhanan din ng hemoglobin para sa kanilang lumalaking baby sa kanilang sinapupunan. Karaniwan mong maitatama ang iron deficiency anemia sa pamamagitan ng iron supplementation. Minsan, ang mga karagdagang pagsusuri o paggagamot para sa iron deficiency anemia ay kinakailangan. Pero may mga ilang doktor na binibigyan pa ng karagdagang treatment ang mga pasyente, lalo na kung pinaghihinalaan din ng inyong doktor na ikaw ay may internal bleeding. Sa una, ang iron deficiency anemia ay maaaring hindi kakitaan ng sintomas, lalo na sa may mga mild cases ng iron deficiency anemia. Kaya naman, hindi ito agad napapansin. Ngunit habang ang katawan ay nagiging mas kulang sa iron at ang anemia ay lumalala, ang mga palatandaan at sintomas ay tumitindi. Maaaring kabilang sa mga palatandaan at sintomas ng iron deficiency anemia ay ang sobrang pagkapagod at panghihina, maputlang balat, pananakit ng dibdib, mabilis na tibok ng puso o hirap sa paghinga, sakit ng ulo, pagkahilo, panlalamig ng mga kamay at paa, pamamaga o pananakit ng inyong dila, pagiging malutong ng mga kuko dahil sa kakulangan ng oxygen, mahina at pagkawala ng gana sa pagkain, lalo na sa mga sanggol at bata na may iron deficiency anemia. Ang iron deficiency anemia ay karaniwang hindi nagiging sanhi ng mga komplikasyon. Gayunpaman, kapag hindi ginagamot ang iron deficiency anemia, ay maaaring maging malubha at humantong sa mga problema sa kalusugan. Kabilang na ang mga problema sa puso, ang iron deficiency anemia ay maaaring humantong sa isang mabilis o hindi regular na tibok ng puso. Ang iyong puso ay dapat magbomba ng mas maraming dugo upang mabayaran ang kakulangan na oxygen na dala ng iyong dugo kapag ikaw ay anemic. Ito ay maaaring humantong sa isang kondisyon na maaaring magpalaki ng puso o pagpalya ng puso. Ikalawa ay maaaring magkaroon ka din ng problema sa panahon ng pagbubuntis. Sa mga buntis na mga kababaihan, ang malubhang iron deficiency anemia ay naiuugnay sa mga buntis na napapaaga sa panganganak at sa mga sanggol na mababa ang timbang. Ngunit ang kondisyon ay maiiwasan sa mga buntis na kababaihan na nagtitake ng mga supplements na naglalaman ng iron bilang bahagi ng kanilang pangangalaga sa sarili tuwing prenatal visits. At ang panghuli ay ang pagkakaroon ng problema sa paglaki. Sa mga sanggol at bata, ang matinding kakulangan sa iron ay maaaring humantong sa anemia, pati na rin sa pagkaantala ng paglaki. Bukod pa rito, ang iron deficiency anemia ay nauugnay sa mataas na kaso ng pagkakasakit at sa mga impeksyon. Upang maiwasan ang mga komplikasyon na ito, isa sa maaaring ibigay at ipayo ng ating doktor ay bukod sa pagkain ng mga pagkaing mayaman sa iron ay ang pag-inom ng mga supplements na naglalaman ng iron. Ang gamot na Ferix BC ay naglalaman ng ferrous fumarate upang maiwasan at gamutin ang kakulangan sa iron. Naglalaman din ito ng iba't ibang mga bitamina tulad ng vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, B2, calcium pantothenate, nicotinamide upang makatulong na matiyak ang pinakamainam na enerhiya at mayroon din itong vitamin C, isang antioxidant na nagpapataas ng resistensya ng katawan laban sa mga impeksyon. Ang nilalaman na ferrous fumarate o iron ng Ferix BC ay pinakamagandang maabsorb kapag walang laman ang tiyan. Karaniwan ay itinitake o iniinom ng isang oras bago o dalawang oras pagkatapos kumain. Kung ang tiyan ay nakakaramdam naman ng iritasyon o pananakit ng tiyan, maaari pa rin naman tayong uminom ng Ferix BC na may kasamang pagkain.
Sa ibang gamot na ating iniinom ay iwasan ang pag-inom ng mga antacid o mga gamot na ginagamit sa hyperacidity. Tulad halimbawa ng sodium bicarbonate, magnesium hydroxide, at aluminum hydroxide at marami pang iba. Umiwas din sa mga produkto na naglalaman ng gatas, tsaa o kape dahil makakabawas ito sa bisa ng Ferix BC. Kung sakaling hindi maiiwasan ay magandang inumin ang gamot na may 2 oras na pagitan sa mga antacid at sa mga nabanggit nating pagkain at inumin. Dahil naglalaman ng iron ang Ferix BC, ito ay maaaring kakitaan ng ilang side effects. Tulad halimbawa na maaaring mangyari ang pagkakaroon ng paninigas ng dumi, pagtatae, pananakit ng tiyan. Ang mga epektong ito ay karaniwang pansamantala at maaaring mawala habang ang iyong katawan ay umaayon sa gamot na ito. Kung tumagal o lumala ang alinman sa mga epektong ito, makipag-ugnayan kaagad sa inyong doktor at pharmacist. Ang nilalaman na iron ng Ferix BC ay maaaring maging sanhi din ng pag-itim ng inyong dumi. Isang epekto na hindi dapat ipag-alala, sapagkat isa ito sa mga expected na epekto ng gamot. Ang isang napakaseryosong reaksyon ng Ferix BC ay ang allergy sa gamot. Subalit ito naman ay bihirang mangyari, gayunpaman, humingi ka agad ng medikal na tulong kung napapansin mo ang anumang sintomas ng isang seryosong reaksyon sa pagkakaroon ng allergy, kabilang ang pantal, pangangati o pamamaga ng balat, lalo na sa mukha, dila at lalamunan, matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. Agad po nating itigil ang pag-inom at magpakonsulta sa inyong doktor. Bukod sa benepisyo ng Ferix BC sa ating dugo, isa sa kagandahang benepisyo ng Ferix BC ay ang nilalaman nitong multivitamins na nagdaragdag at nagpapatibay sa ating resistensya. Ang Ferix BC ay mabibili sa mga leading drugstore sa buong Pilipinas o kaya naman ay maaaring mabili sa online. Sundin lamang po ang tamang pagbili ng gamot na ito at makikita nyo sa description ng video na ito ang paraan ng pagbili sa online. Ang Ferix BC ay merong 24 plus 6 promo at nagkakahalaga ito ng 480 pesos na mabibili online. Maaari mong mabawasan ang inyong panganib ng iron deficiency anemia sa pamamagitan ng pagpili sa pagkaing mayayaman sa iron. Ang mga pagkaing mayayaman sa iron ay kinabibilangan ng pulang karne, baboy at manok, pagkaing nagmula sa dagat tulad ng isda, beans, berdeng madahong gulay tulad ng spinach, mga pinatuyong prutas tulad ng pasas at mga apricot, mga cereals, tinapay at pasta na fortified with iron. At ang ating katawan ay nag-aabsorb ng mas maraming iron mula sa karne kaysa sa iba pang mga pinagkukuha ng food sources. Kung pipiliin mong hindi kumain ng karne, maaaring kailanganin mong dagdagan ang iyong pagkain ng mga alternatibong pagkaing mayaman sa iron. Pumili din ng mga pagkaing naglalaman ng vitamin C upang mapahusay ang pag-absorb ng iron sa katawan. Kaya naman, ang Ferix BC ay naglalaman din ng vitamin C upang mapabilis nito ang absorption ng iron sa katawan. Mapapahusay ang pag-absorb ng iron ng ating katawan sa pamamagitan ng pag-inom ng citrus juice o pagkain ng iba pang mga pagkaing mayaman sa vitamin C kasabay ng pagkain mo ng mga pagkaing matataas sa iron. Ang vitamin C sa mga citrus juice tulad ng orange juice ay tumutulong sa inyong katawan na mapahusay ang absorption ng dietary iron. Ang vitamin C ay matatagpuan din sa mga pagkain tulad ng broccoli, suha, kiwi, mga madahong gulay, melon, dalandan, strawberry, kamatis at marami pang iba. Kung nagustuhan niyo po ang aking video ay hinihiling ko rin po na mag-like at mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Mainam din po na ipagbigay alam niyo po sa inyong mga kakilala ang tungkol sa aking YouTube channel upang magkaroon din sila ng tamang kaalaman sa pag-inom ng gamot at kalusugan. Kung meron po kayong mga katanungan at product suggestions na nais po ninyong pag-usapan sa aking next vlog, ay mag-iwan lamang po kayo ng komento sa aking comment section. Muli, ako po si Renz Marion.
Maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po kayo palagi. Bye!